And now guys, our veggies is ready for our pinakbet. So, start na tayong magluto. Maglalagay tayo ng cooking oil. Ilalagay natin ang ating garlic. And itabi na rin natin ang ating onion. Pwede na natin siya guys isauté ng together. Kasi pinakbit naman yan. Sauté lang natin ng 2 minutes bago natin isunod ang ating kamatis. After ng 2 minutes, makikita na natin na a little bit golden brown na yung ating garlic and onion. Pwede nyong unahin yung bawang or pwede nyo ding unahin ang sibuyas. Depende sa inyo. Madalian lang po itong cooking ko. So, pinagsabay ko na siya. And then, ilalagay natin yung ating 3 tomatoes. 3 buong malaking tomatoes. And isusuti din lang natin siya ng 1 minute. And ilalagay naman natin guys yung ating salted shrimp or bagoong alamang. Depende sa inyo kung gaano karami. Dahil maglalagay din ako guys ng bagoong na isda. So maglalagay lang ako ng 2 tablespoon. Ilalagay ko na rin ang aking 1/4 na shrimp. 1/4 kilo na ipon. Or yung ating subpo. Igigisa-gisa lang natin din siya. Bago natin isusunod ang ating kalabasa. Kung bakit kalabasa? Kasi medyo malalaki yung pagkakagawa ko. Gusto ko kasi nakakagat natin yung kalabasa ng buo yung nararamdaman ko yung gulay ng kalabasa. Maglalagay tayo ng ground black pepper. Depende sa inyo kung gaano karami ang nais ninyo. And maglalagay din tayo ng 1 teaspoon na chicken seasoning or magic sarap kung anong meron kayo. MSG or Ajinomoto. Depende yan sa inyo. Sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating kalabasa. Takpan natin siya guys. And nais ko siyang lutuin ng mga 2 minutes yung ating squash bago ko isusunod ang ating eggplant. After guys ng 2 minutes, binoil natin ang ating squash. Ine-next ko guys ang ating talong. Malalaki po itong talong eh. Talong dito sa Israel. So medyo kung ninipisan ko ng slice, nalalabog po siya. So, ang ginawa ko, ganyan na lang siya. Malalaki na lang yung ating talong. And kung napapansin nyo, bakit hipon ang aking sinahog? Kasi palagi na lang pong liempo, palaging babo yung aking sahog. So, ngayon, mas gusto ko yung hipon kasi meron naman tayong available na shrimp. So, 2 minutes lang, i-boiled lang ulit natin yung ating talong. Ayan guys, after naman ng 2 minutes, ilalagay naman natin ang ating sitaw. Iniiwasan natin na malabog or lumambot, ma-overcook yung ating sitaw. So yung way ko po ng pagluluto is kailangan
magsabay-sabay sila hanggang dulo yung luto nila. Hindi sila, hindi ako nagsasabay-sabay kasi mayroon dyang madaling maluto. Kagaya ng okra at kagaya ng ating ampalaya, ililate lang po natin yan. So, ang gagawin natin guys, iluluto lang ulit natin ng 3 to 5 minutes. Intakpan ulit natin siya bago natin ilalagay yung ating ampalaya at saka yung ating okra. Sila yung final touch. I-wait lang natin. And after 3 minutes guys, na naluto natin ang ating string beans or sitaw, sakto po ilalagay na natin ang ating ampalaya. Ayan. Ayaw ko din po ng labog ito kasi kapag nalalabog yung ating ampalaya, pumapait. Or basta hindi po masarap kung sobrang malambot yung ating ampalaya. So, isabay na rin natin ang ating okra. And then, after po ng 2 minutes, done na yung ating pinakbet. Ayan guys. I hope naibigan yung binahagi ko today. Ang aking napakasarap na veggies, ang aking gulay, na fresh and organic, galing lang po sa aking backyard or dun sa aking tanim na sa mga malalaking paso. Wow guys, looks yummy na. Tatakpan ko lang siya ng 1 minute and then done. After guys ng 1 minute, makikita natin sabay-sabay na yung kanyang pagkakaluto. Hindi nalabog ang ating kalabasa, ang ating talong, ang ating sitaw, ang ating ampalaya at ang ating okra. So ayan guys. Ngayon naman po, titikman na natin. Kapag nagluluto po ako, kahit hindi natin siya tikman ng tikman, alam na natin na sakto yung ating ingredients or yung ating panlasa. Wow, sarap! So ngayon, ayan, nakikita nyo ang ating super yummy ang ampalaya, ang ating sitaw, and ang ating kalabasa, and ang ating okra. Gusto ko po yung ganyan, crunchy. So ngayon, o-off na natin yung ating apoy kasi ayaw natin siyang ma-overcook. And habang umiinit po siya dyan, naluluto pa rin. So ang gagawin natin, ipi-place natin siya doon sa lugar na hindi mainit yung ilalim. So ngayon, syempre, hindi po mawawala yung titikman ko to sa inyo. Wow! Ito po yung gusto ko sa okra. Dahil super favorite kong okra. Crunchy siya. And yung ating kalabasa na Thailand. Ang ligat guys. Ayaw po natin na yung kalabasa natin sumasabog dun sa ating gulay. Maganda makakagat natin talaga yung ating kalabasa na ganito siya. Ang lugat. Andiyo naman pong ating sitaw. Yun. Yun po yung eksakto sa sitaw. Kagaya din ng ating ampalaya. Wow. Crunchy. Ang sarap guys. And ito po, napakarami nito. Bibigyan ko yung mga friends ko na kapitbahay ko dito. Dahil alam nila, tanim ko yan, organic. Na dito lang sa aking, sa harapan ng bahay namin ni Lola. So yan, ipapatikim ko sa kanila. And guys, again, thank you for watching. Bye-bye.